Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang salube ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Natataranta sila, kabado na sila na hindi matatapos ni Bangag Jr. ang kanyang panunungkulan, whether magurgur siya o magurgur siya sa kanyang sarili o yung taong bayan ang gugurtang sa kanya mo, Marcos Jr. Ha? Ikaw, baka ng ina ka, hindi ka pa, you know, hindi ka pa matapos sa mundo o sa bansang Pilipinas. At, you know, maganda na rin yun, huwag ka na muna matapos. Kailangan aratayin ka ng bonggang-bongga para pagbayaran mo ang kababuyan mo, kahayupan mo, kasinungalingan mo, kapulburanan mo, kaaddiksyonan mo, lahat na, name it, lahat ng kababuyan at kademonyoan nasa iyo, Marcos Jr., Lisa Marcos, at the rest of your family na mga buwakan ng inang wala na dapat burahin na ang pangalang Marcos sa lipunan ng Pilipinas. Natataranta na at kabado na si Marcos Jr. at si Lisa Marcos dahil hindi na matatapos ni BBM ang kanyang termino. Kaya pilit nilang pinapatalsik si Inday Sara. Dahil maaari siyang matapos sa kanyang sariling kalagayan na malala na o tapos niya siya ng taong bayan na naghahala ng lumabas sa lansangan. Ayon nga kay Maharlika ay dapat lang pagbayaran niya lahat ng kanyang mga ginawa sa Pilipinas at mabura na ang pamilya nila sa Pilipinas. Na talagang target si Inday Sara. Dahil nga gusto, November pa lang paulit-ulit natin sinasabi, parang rosaryo ko na yan sa inyo, na talagang titirahin ng mga buwakan ng Genemes, si Inday, si Pastor, si Pangulo Duterte, at lahat ng mga kritiko, kasama na po ako doon, mga palangga. So, actually, kabado na sila. Kasi hindi na matatapos ni Bangag Jr. ang kanyang termino. Kasi pwede siyang magurgur sa sarili niya dahil ay malala na siya eh. Malala na yung kanyang kabangagan. At kasama kayo dito sa laban na ito palangga eh. Kayo mga nabudol. Kasama namin kayo. Kaya sa September 21, actually that's my actual birthday, na dapat kayong lumabas sa inyong mga bahay. Okay? Dapat kayong lumabas sa inyong mga bahay. Ang dami nag-message sa akin dito sa barko yung kanina nag-vlog tayo, nag-live tayo short lang ano doon sa Boljakan sa Facebook. Na sinasabi nila na yung kanila mga kaibigan, mga kamag-anak ay dadalo diyan sa Liwasang Bonifacio sa September 21. We have to stop this bangag na bangag at jutang Genemes, kaya sila kabado ngayon. Putang ina mo, Marcos Jr. Ha? Ikaw, baka ng ina ka. Hindi ka pa, you know, hindi ka pa matapos sa mundo o sa bansang Pilipinas. At, you know, maganda na rin yun, huwag ka na muna matapos. Kailangan aratayin ka ng bonggang-bongga para pagbayaran mo ang kababuyan mo, kahayupan mo, kasinungalingan mo, kapulburanan mo, kaaddiksyonan mo, lahat na, name it, lahat ng kababuyan at kademonyoan nasa iyo, Marcos Jr., Lisa Marcos, at the rest of your family na mga buwakan ng inang wala na dapat burahin na ang pangalang Marcos sa lipunan ng Pilipinas. Next, anong sabi nyo? Our videographer will capture all the special moments and will have a secure roaming photo. Secure! Bakit kailangan i-secure ang mga photo? Secure! Isi-secure nyo para hindi malaman ng taong bayan na yung pinanggasa sa duran-duran ay ninakaw nyo mga puno sa kaban ng bayan. Yan ang katotohanan. Oh, ano sabi pa? Thanks for helping us to make this night extra special and intimate. Extra special dahil naghain kayo ng pulburon, nag-buffet kayo, intimate. Bakit? Nag-orgy si Lisa Tanas at mga si Bangag at yung mga bangag na tumira ng pulburon. Buisit kayo. Ngayon mga palangga, balik tayo, i-compare natin. Ulit-ulitin natin. I'm glad, andyan si GMA, andyan si Marcoleta, andyan yung mga mukhang may mga umaalma na mga kongresista ngayon na binaboljak na itong sila Kimbo. Ay, mga kababayan ko, mga palangga ko, tinitira si Inday Sara 125 million pesos na confidential fund na ipinaliwanag ni Inday Sara, Vice President o Future President Inday Sara
na walang ninakaw doon sa 125 million na yon. At, okay, ganito gawin natin paulit-ulit. Ipagpalagay natin na ninek-nok yung 125 million. Tama ba na yung opisina ng Vice Presidente ang diktikin ng mga jutang ginemes sa Congress at Senate dahil kay Inday Sara, dahil gusto nilang sirain si Inday Sara sa 2028, or takot sila, hindi, or dahil natataranta sila, kabado na sila na hindi matatapos ni Bangag Jr. ang kanyang panunungkulan, whether magurgur siya o magurgur siya sa kanyang sarili o yung taong bayan ang gugurgur sa kanya sa pamamagitan ng Speak Out Day or Speak Up Day. So ngayon, kaya tinitira ang purpose niyan sa 125 million confidential funds na yan, mga palangga. Ang pitch si Inday Sara. Then sabi ko nga natin, kunwari lang for the heck, yung 125 million, ano ang malaki? Yung ginastos na 125 million ni Inday na isinama ang mga kabataan sa kanyang travel, which is yun ang nangyari. Yung kanyang hot meals on the go, meals on wheels, na wala nga ganyan ang Bangag Jr. eh. Diba? Anong meron kay Bangag? Ayuda, dun sa Mindanao na wala namang bagyo. Kung nasaan yung nalubog ng baha, ng Karina at ng Enteng, walang ayuda. Pagdating dun sa Mindanao, namudmud ng pera, pero hindi naman naibigay sa taong bayan yung sinasabing 5,000 o 10,000. Ang natitira lang, ang binibigay lang, 1,000. Tapos binukupit ng mga jutang ginemes. Again, ano ang malaki? Hoy, mga jutang ginemes, kayo. Okay? Yan, kayo. Kayong mga taga-kongreso dyan. Ano ang malaki? Yung ginastos ng paibigan ko no ni Bangag na 1 million to 1.5 million US dollars. We're talking US dollars. Sa 1 million dollar lang, kung magkano ang rate na yun, sabihin mo na ipag 54 million. 54 yata ngayon, 55. 54 million. Kung 54, ang tawag dito? 54 million. Doon pa lang sa concert, 54 o 1.5. This is how much is that? 75 million. Iyon isang gabi ginastos at ikinubli sa inyo. Itinago sa taong bayan ang pera. Diba? Nakita nyo naman. Kaya thankful tayo. May puting ahas. Ginagago na kayo lahat eh. Ay, mga matataas na general, ginagago na kayo. Ha, nagpapaniwala kayo kay Bangag Jr. Isang adik ko, sinahakot na ang pera ninyo. Ha? Lumulubog na kayo sa kahirapan, sa krimen. Kaya yung nakita nyo pag-attend ni Inday ng hearing dyan kahapon, nakita nyo kung gaano siya nanindigan, kung paano siya katapang. Okay? Dahil purpose talaga kay Inday para impeach siya. Eh di ba sabi nga ni Inday, kinikasing siya, sinurveillance siya, tinanggalan nga siya ng yung mga security niya na pinagkakatiwalaan niya. Kaya we have to protect Inday Sara. Ipapagurgur ni Lisa yan. Ipapagurgur ni Bangag yan at ni Martin Romualdez Tambaloslos. Kasi ang next in line is Inday Sara. Gusto nilang manatili sa kapangyarihan para hindi sila makapagbayad sa kanilang mga kasalanan. Because the moment, believe me, the moment na matanggal ang buwakan ng inang Bangag at mag-take over, whether si Inday o whoever, let's say military junta, you'll never know. Hindi natin alam ang kapalaran ng Pilipinas. But again, nasa mga kamay niyo ang kapalaran. Let's say si Inday, pananagutin natin yung mga hinayupak na yan. Pagbabayarin natin si Lisa at lahat ng mga bagman niya at lahat ng mga accomplices niya, okay, para sa kanilang pagnanakaw, panggugurgur sa walang kalaban-laban, pagsasabotahi sa ating ekonomiya, pakikipag-traidor sa ibang mga lahi o sa mga banyaga, ang pakikipagsabuatan, pagbabayarin natin sila lahat. You, men and women in uniform. Diba? Mga uniform personnel. Nakakahiya naman kayo sa mga pamilya ninyo. Sa inyong mga anak, kung pababayaan nyo na lang, naharap-harapan kayong binababoy ng jutang ginemes
na gobyernong ito. Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit na nanawagan at mga dismayadong mga netizens. Bayan, gising, gising! Bayan ko gumising ka! Nasadlak tayo sa Kumunoy sa pagboto at nabudol tayo ng admin na ito. Lumabas lahat tayo at magkaisa na at pababain, palayasin ang mga demonyo, ulupong, ahas, nakaupo sa palasyo. Go, go mga kababayan! Marcos Bangag, resign na. Wala kang karapatang mamalagi sa Malacanang. Nakakahiya ka sa buong mundo. Huwag mo nang idamay ang mga Pilipino sa pagkapulboronic mo. Kapal na mukha mo. Resign, pulboronic Marcos, resign. Ensad na i-address ang problema ng bansa na gawa nila. Wala nang ginawa ang gobyernong ito kundi taniman ng kaso ang mga taong sumasalungat sa kanilang baluktot na pamamalakad. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng gobyernong ganito ka-worse at hindi malasakit sa bayan ang layunin kundi ang manatili sa kapangyarihan at pagkamkam pagwawaldas ng salapi ng bayan. Hindi talaga yan mag-resign kasi hindi naman siya ang namumuno bilang pangulo ng bansa kundi yung asawa niyang palaka naghahaman sa kapangyarihan. Dapat ang gawin dyan, magkaisa ang taong bayan na paalisin sila. Hindi na yan sila magbabago. Kailanman, ganyan na talaga sila. Matanda na eh. Kaya habulutin na yan sila para matapos ang problems at maging maunlad naman tayong bansa. Dapat taong bayan ang sugurin, Malacanang, nili sa impacta at atiktador and their asos. Talagang galit na kaming taong bayan, ang tabay lang sa marcha at masa sa EDSA. Parang walang matino sa gobyernong ito, lahat ng nakasentro, paano kumita sa pera ng taong bayan? Nakakalungkot, di kayang banggain ni Bangag, paano under journalist smugs? Maliwanag pa sa pulmon, talamak ang mga tambaduslo sa BBM admin, masahol pa sa dilawans. Yan ang kahinaan ng gobyerno, gagamitin ang kaban ng bayan para lang sa paglutas ng problema na hindi nila kayang solusyonan. Dati, mga adik hinahabol, ngayon, mga adik ang nanghahabol. Kailan pa tayo kumilos para mag-people's power para hindi mahuli ang lahat?